Magandang buhay mga ka-Airpool, nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video ngayong taong 2022. Ayan. So i-backcheck natin ngayon mga ka-Airpool, itong nasa harapan natin ngayon. Syempre, ayan, wala naman sa gilid dyan at wala naman sa likod, kaya nasa harapan natin. Mountain Peak Vulcan, syempre dito yan sa Madis Bike Shop, dito yan sa Malinta, Valenzuela City. Ayan, so sisimula natin ang bike check sa kanyang timbang. Ang timbang niya mga ka-Airpool, yung pangkaraniwang timbang ng mga project mountain bike dito sa Madis, 13 kilogram. So magaang siya kumpara dun sa mga built bikes na nag-a-average ng 14.5 kilogram. Ayan. So syempre, dito tayo sa frame naman. Ang frame niya mga ka-Earp ay large. So 17 inches ang haba ng ating seat tube. Ayan. At syempre, matte black. Ayan. In love na in love ako sa black. Sabi nga nila, black is beautiful, di ba? Matte black, smooth welding, internal cabling yan, isa rito, bakante, ready to mingle yan, single na single. Ayan, no? At syempre, may dalawa rito, magka-pares yan, ang sarap kumain ng pares. Hindi na naman natin nabuksan yung ilaw natin. Ayan, magka-pares yan. Ayan. So, ibig sabihin, kaya yan may bakante, sa malamang sa malamang, pwedeng lagyan ng FD. Oh, di ba? You know, pwedeng lagyan ng FD downpull. So, dalawa yung internal natin. Dalawa, syempre, ang lalabas. So, diba? Ayan. Ganda. Maraming uwad ng pagkaka-welding dito. Sigurado na tayo na ito ay gawa sa aluminum 6061. At syempre, smooth welding pa rin dito. At may maliit na triangle dito. Hindi yan sis. Ano? Hindi yan sis, ha? Support yan para dito sa C-tube. May kakapalan ang ating C-tube. Ayan, o. Diba? Ang ganda nito, o. At yung ating Mountain Peak, silver, makapal na parang decals siya, parang sticker. Dito, meron din tayo ditong Mountain Peak water decals naman sa may bandang ilalim. Ayan. At dito sa taas, may makikita tayong Vulcan. Hindi ito yung sumasabog, ha. Baka isipin nyo, sumasabog to. Designed and engineered by Mountain Peak. Water decals dun sa may bandang ibabaw. Ayan. Medyo makitid lang ng konti. Pero okay na yon. Water decals din dito sa may gilid ng top tube. Then pagdating dito sa ating seat stay, may water decals din. Pero wala siyang bridge. Walang tulay. O, diba? At medyo hindi ko na maipasok yung lilet ko. Mga Earp, hindi ko siya ma-finger. Hindi ko siya hindi maipasok. Ride without limitation. O, diba? At medyo nakabuka yung ating seat stay. Dito naman na tayo sa kanyang chain stay. Yung chainstay niya, itong maganda mga ka-Earp. Meron siyang plastic level, parang plastic coating na to. Ayan, parang sticker siya na transparent. Built-in protection para sa chain slap. Ayan, pero advice ko, bili pa rin kayo ng chain protector. Huwag kayong mag-alala, pag binili nyo naman to dito sa Madis, may libreng chain protector. So hindi na kayo bibili, pwede na yun, no? Di ba? At dito, water decals na Vulcan. Ang lapad nito mga ka-Earp. Then pakitid na rito. Ayan. At ang kandaan nito mga ka-Earp, kahit large tomb frame na to, hindi nakabuka yung likod niya rito. Ayan. Medyo masikip siya rito. Pero nasa loob yung caliper. Ayan. Yung iba kasi diba nakaangat pa dito. Nakaangat. Saka lang siya gaganon. Ayan. Ganda nito mga ka-Earp. Siyempre napapalitan ng kanyang dropout kulay itim. Tapos wala pa rin siyang bridge dito. You know. O, di ba? Dito dumaan yung kable ng RD. Pangkaraniwan naman natin nakikita yun sa mga Mountain Peak na dito dumadaan ang kable ng RD. At ayun ang kable ng ating hydraulic brake sa likod. O, di ba? Ayan. At ito naman ang ating head tube. Yung head tube niya mga ka-Earp, medyo mahaba para sa akin. 120 mm ang haba. Tapered dyan mga ka-Earp. Mukha lang hindi kasi payat tong bandang gitna. Ayan, kita nyo. Ayan. O, di ba? Siyempre, may logo ng Mountain Peak dito. Water decals yan. Ganda ng ating frame, mga ka-Earp. Frame pa lang, panalo na. O, di ba? Tapos, samahan mo pa na itong suspension fork na air fork. Ayan, di ba? Ang ganda ng air fork natin. Manual lockout, mga ka-Earp. May fine tuning. Ang sarap nito. Tapos, siyempre, dito, meron tayong air valve cover. Diyan, nakatago ang air valve. Diyan nilalagyan ng hangin. Single air ang ating air fork. Single air, dito coil. Yun ang pagkakaalam ko mga ka-Earp. O, diba? At tingnan natin ang kanyang steerer tube. Steerer tube niya.
tapered mga ka-erp. Ayan. Silipin natin mabuti. Ayan. Palagay ko tapered nga mga ka-erp ang ating steerer tube. Ayan. Alloy. Alloy lahat. Yan mga ka-erp. Ang ganda. Pero lang yung ano, yung coil sa loob. Bakal yung coil yan. 120 mm ang haba ng ating stanchion na may rubber indicator dito ng kanyang sag. You know, ang ganda. Siyempre, gawa yan ng Heroic Ride the World. Mahirap sa kanya yung mundo. Siyempre, merong sticker doon, guide dyan para sa mga bagong sasakay ng airport. Meron kasing corresponding PSI ang inyong timbang. O, oh, diba? Ang ganda nito. Ayan, ganito yung hinahanap ko ng mga fork. Nasa harapan yung pinakakabitan ng hubs. Wala sa may bandang baba. Ayan. At tingnan natin ang ating hubs. Uy, ano to? Heroic AM ano to? 8.2 ba to mga ka-erp? Oo, 8.2 nga. Parang ano to? Inasala. AM, ganun ano? AM 8.2. Seal bearing loady, quick release. Alloy loady. Ang ganda mga panalo to, di ba? Oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Nakikita nyo ba ang nakikita ko mga ka-erp? Oh, yayamanin ang ating spokes. Gold. O, oh, di ba? Oh, stainless yan mga ka-erp. Minagnet ko yan kanina. At ang ating rims ay alloy. Double wall na yan. Oh, cool NX 29er XC. Cross country yan. Ang ganda mga ka-erp. Meron yan syempre nipples. Ayan, ang hirap tagalugin. Baka ma-censored tayo. Maxis Crossmark 2 na 29 by 2.25, 60 PSI. Yung knobs niya mga ka-erp, hindi siya ganun kalaki at hindi rin siya ganun kataas. Nasa tama lang siya mga ka-erp. Ayan, syempre ganun din dito sa likod. Maxis Crossmark 2 na gulong 29 by 2.5, 60 PSI. Double wall alloy na rim na Col NX 29er cross country. Stainless na spokes. Gold plated yan mga ka-erp. Yayamanin. O, di ba? At Heroic AM 8.6 pala mga ka-erp. Hindi pala 8.2 na hubs. Baliktad kasi yung mirror effects kasi yung ano yung letra doon. Kaya hindi natin masyadong nabasa. Nagpaliwanag pa yun. Ayan. At ito yung kanyang hubs. Ayan mga ka-erp, pakinggan natin yung tunog ng kanyang hubs. Hindi siya ganun kalakas at hindi naman siya ganun kahina. Sakto lang, tama lang, pwede na. Ayan, bilangin natin mga ka-erp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed na ang tatak ay Heroic. 11, 2, 42 teeth. O, oh, diba? Silver dito, black doon, ang ganda nito. At syempre, oy, Diore! Diore siguro to na 5100 mga ka-erp. May clutch kasi oh. Yan, pakicorrect naman ako kung tama. Hindi ko kasi makita yung nakasulat dito. Medyo hindi natin mabasa. Diore na may clutch. Standard size ang pulley rito. Pagdating dito, standard size pa rin mga ka-erp. Plastic yan parehas. Yan oh. Di ba? At Tech PWR. Tama ba oh? Oh, Tech PWR na kadena. Yan yung kadena na pwedeng gawing bracelet. May ginto yan. Yung ganda. Uy, ang ganda ng pedal mga ka-erp. Mountain Peak. Sealed bearing loady. Mahaba yung ano nyo rito. Itong arm. Tapos ang ganda ng spikes niya. Oh. So lalapat sa sapatos mo to. Kaya chinelas mo to. Ganda. At ang crankset natin ay Pro Wheel Charm. 170mm na crank arm. Made of alloy yan, removable chainring, bakal ang ating chainring, 34 teeth, narrow, wide, hollow tech yan, kompletong-kompleto tayo, you know? O, di ba? BB niya, buti pa ang bike, may BB. Ayan, sana yung nanonood, may BB na rin. O, di ba? O, ganda na ito. Walang spacer. Ah, meron isa mga curb. Dito sa kabila, wala. So, depende naman kasi yan sa, ano eh, sa frame kung ilan yung spacer na ilalagay mo. Tapos ang ating clamp, ay seat post, Sagmit, alloy, seat post, Sagmit, red metal, 2 bolts, 31.6, 350mm ang haba. Ang ganda nito, promise. At ang upuan natin, short pit, maiksi lang yan, jutay, na marakay ang hiwa, butas na butas mga curb. Oh. Tapos ito, pabukol lang to mga curb. Para ka lang nauntog
So tama ito sa mga maliliit ang puwet. Yung mga medyo malalaki, medyo parang mahihirapan kayo rito kasi maliit lang, maliit lang siya. Tingnan nyo, halos, as in laki lang ng kamay ko. You know? At ang handlebar natin ay 800 mm na Mountain Peak na anong model to, mga kerp? Wala akong nakikita ang model yun. Kung kita nyo, may nakita ba kayo? Mountain Peak alloy yan, mga kerp, 800 mm. At syempre, ang ating stem ay 70 mm. Mountain Peak din yan, Eagle, na 31.8 yung clamping size natin. Syempre, headset, Mountain Peak, silvering yan, walang East Pincer. Ito, kagandahan, mga kerp. Rago sa Pioneer 2.0. Ito yung na-adjust yung layo ng lever niya, mga kerp. Pipihitin mo lang to. Ang ganda, oh. At Heroic na grip, rubber na rubber yan. May single clamp dito. Plastic ang end cap. Tingnan natin, Diore na 10-speed na shifter. Walang indicator. So, kung baguhan, medyo mahihirapan. Manganga ka yan. Push, pull. Ah, pwede ito, push, pull, oh. Ito, push lang, mga car. Pero pinaka-the best niyan ay push, pull. Yan. Sa kabila, wala kang makikitang shifter kasi single lang yan. Sabi ko nga sa inyo, single and ready to mingle yan. 160mm na rotor, yung pangkaraniwang nakikita natin sa mga bike shop. At post-mount na caliper Ragusa. Ito yata yung mga curb na natatanggal ang brake pad. O, ito nga yun. So, napakadaling maglinis nito kahit araw-araw maglinis ka. Tanggalin mo lang itong pin, mahuhugot mo na yung brake pad dyan. So, di ba, panalo, panalo, panalo. O, di ba? At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Ragusa Pioneer 2.0, post mount, parehas yan, harap at likod, ito nasa loob. Ang daling magbaklas nito, mga kerp. Litaw na litaw yung tornilyo rito. So, hindi siya sasabit dito sa seat stay. 160mm na rotor din sa likod. So, syempre, may lalagyanan yan ng tubig. Yung battle cage, free yon, mga kerp, pag binili nyo itong bike na to dito sa Madis Bike Shop. Yan. So, nagkakahalaga nga pala ito, mga kerp, ng 25,500 pesos. So, ulitin natin, mga kerp, meron siyang free na battle cage, chain protector, at saka helmet. Ayan, o, diba, panalo, ang ganda. Siyempre, tumatanggap sila rito, mga kerp, ng credit card, home credit, and GCash. Lalong-lalo na, siyempre, yung cash. So, marami pa sila rito, mga built bikes, and especially, yung project bikes. Ayan, nasa ang dami nilang ina-assemble na project bike. Ayan. So, hanggang dito na lang, mga kerp. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Road to 9,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo. Bye-bye!